Ayos ba kayo lahat, Spookify? Nabiting kayo nung huling part ng kwento? Tara at simulan na natin ang karugtong. Nung marating na namin ang kinaroroonan ng kuta ng mga satanismo, nakakapanindig balahibo ang makikita mo doon. Lalo na yung nakita namin ni Buddy, yung mga ulo ng santo, pinugutan nila ng ulo at pinalitan ng mga patay na ulo ng hayop. Ulo ng baboy, kambing, aso, yung ribulto ni Mama Mary, pinalitan nila ng ulo ng baboy. Yung ribulto ni Santo Niño, pinalitan ng aso. At yung kay Jesus Christ na Divine Mercy, kambing naman na may sungay. Kakapangalabot talaga ang nakita namin. Lalo na yung amoy doon na napakabaho. Kung mahina ang sigmura mo, masusuka ka talaga. Nasa labas lang kasi ng kubo ang mga ribulto na nilagay. Napansin ni Buddy na napakatahimik at walang tao doon. Bago kami lumapit ni Buddy, kinuha ko na sa bulsa ko ang cellphone ko kasi gusto ko picturean yun. Nakakapagtaka kasi naka-off at ayaw pa mag-on. Hindi naman lobat kasi naka-full charge yun nung umalis kami ng bahay. Kaya tiningnan din ni Buddy ang cellphone niya. Ganun din, hindi din nag-on. Lobat talaga sa akin, bayaw. Kaya ayaw mag-on. Pero yung sayo, baka sira na. Sabi ni Buddy na pabulong sa akin. Ayaw namin gumawa ng ingay. Baka kasi nasa paligid lang ang mga kulto. So dahan-dahan kaming lumapit sa kubo nila. Wala itong pintuan. At tanging trapal lang ng parang ginawang kurtina. Dahan-dahan din namin itong hinawi para makita ang mga nasa loob. Mas nakakatakot yung bumungad sa aming nakita. May ribulto ni Satanas na nakaapak sa isang anghel at akmang tutusukin ang hawak niyang pantusok. Nakaramdam talaga kami ni Buddy ng takot nun. Swear to God, ayaw ko na maulit yun. Pumasok pa rin kami ni Buddy para talaga makita namin ang nasa loob pa. At nakita namin sa bawat dingding may mga nakasulat na Latin. Mga dasal na pantawag ng demonyo. At binasa pa talaga ng lukulukong Buddy, kaya nabatukan ko siya. Balak mo bang tawagin yung sinasamba nila, Buddy? Pinagalitan ko si Buddy pero sa mahinang boses lang. At mas lalo pa kaming natakot nang makita namin na may mga buto at bungo ng tao nakapalibot sa ribulto ni Satanas. At yung mga ulo ng mga ribulto na nasa labas, pinagbabasag at tinalo dun sa mga bungo at buto ng tao. Kailangan natin sunugin itong teritoryo nila, Buddy. Ito yung dahilan kung bakit may mga kamalasan at mga kababalagan nangyayari sa lugar nyo. Pulong ko kay Buddy. Sumang-ayon naman si Buddy kaya lumabas kami para simulan namin sirain ang teritoryo nila. Pero bago pa kami lumabas, nakaramdam ako ng panganib. Lumakas ang kaba sa dibdib ko. At alam kong nasa panganib na kami ni Buddy. Kaya nung hinawi na ni Buddy ang trapal ng kurtina, nabulaga kami dahil 10 kulto ang nasa labas. Inaabangan nila kami. At agad kaming inatake nila at hinila palabas. May humawak sa kamay at paa namin ni Buddy at pinagsasakal kami. Wala akong magawa. Nakikita ko si Buddy na nahihirapan na huminga. At ganun na rin ako. Tanging nasabi ko sa isip ko, Diyos ko, kapangyarihan, tulungan mo kaming mga anak mo sa mga kamay ng mga demonyo na to. Unti-unti na akong nawala ng malay. At hindi ko na magamit ang dasal kong Latin. Nasasaktan ako sa pagkakasakal. May sumusuntok sa likod at tiyan ko. Biglang pumuti lahat sa aking paningin. Tanging naalala ko na lang ay nasa ulap ako. Walang iba nandoon. Ito na ba ang langit? Bakit walang kaharian ng Diyos dito? Tulad ng mga nakikita ko sa palabas. Nasaan na ba ako? Hinanap ko si Buddy pero wala akong makita. Naglalakad ako sa walang katapusang makapal na ulap. Bigla ako nakaramdam ng sakit at apdi ng kamay. Masakit na masakit. Ibig sabihin hindi pa ako patay. Bakit ako nakakaramdam ng sakit? At bigla ako nagkamalay. Nakabalik ako sa aking katawan. At nakita ko ang mga kulto. Nakahandusay sa lupa, puro duguan. Wala nang buhay. At nakita ko nakasalampak si Buddy sa lupa. Tulala, nakatingin sa akin. Nakita ko rin ang mga kamay ko, duguan. Lumapit ako kay Buddy at tinanong ko siya kung anong nangyari. Huwag kang lumapit sa akin, hindi ka tao! Hindi ikaw ang bayaw ko! Takot na takot si Buddy sa akin. Bayaw, ako to. Anong pinagsasabi mo?
Nasisiraan ka na ng bite, buddy. Nagtataka talaga ako sa sinabi ni Buddy. Wala akong idea sa mga pinagsasabi niya. Nawalan ako ng malay at hindi ko na talaga alam ang nangyari. Tanging si Buddy lang nakakaalam nun. Balik mong bayaw ko! Hindi ka tao! Patay ako nito sa kapatid ko. Asan ang bayaw ko? Galit na natakot na pagkakasabi ni Buddy sa akin. Minahog ka! Buddy, ako to! Pinagluloko mo na naman ako. Hindi na nakakatawa yung joke mo, Buddy, ha? Tinasan ko na siya ng boses kasi nag-hysterical na talaga si Buddy. Pinangangalanda ka niya na hindi daw ako tao. Gusto ko siya sapakin eh. Sa sinabi niyang yun, sa totoo lang. Habang nagtatalo kami ni Buddy, biglang may ibinato sa amin na kamuntik na ako tamaan. Yung pantusok na hawak nung ribulto ni Satanas, mula sa loob, ibinato yun palabas. At natigil kami ni Buddy sa pagtatalo. At nakatingin kami pareho sa may trapal ng kortina. Kinutuban na ako. Na sana nagkamali ako sa iniisip ko. Bigla may umawi ng trapal. Mula sa loob at nakita namin ni Buddy ang ribulto ni Satanas ay nagkabuhay. Imposible! Pero ito yung totoong nangyari. Lumabas ang ribulto ni Satanas na galit na galit. Biglang dumilim ang paligid at kalangitan na napuno ng maitim na ulap. Kumulog ng malakas. Buddy, nasaan yung salamin? Tanong ko kay Buddy at nanginginig siyang kinuha sa loob ng bag niya. Buti na lang, hindi ito nabasag. Napakasagrado kasi ng salamin na yun at hindi basta-basta nababasag. Naalala mo yung sinabi ng matandang ermitanyo? Nagagamitin natin ang salamin sa isang nilalang na makakaharap natin. Sa tingin ko itong nilalang na to ang tinutukoy ng matandang ermitanyo, sinabi ko kay Buddy. Ah, oo, naalala ko yun. Pero hindi ka pa rin talaga tao kanina, bayaw. Pinaalala pa talaga ni Buddy sa akin. Nagulat kami sa ribulto ng demonyo nang pinagbabasag na niya ang mga ribulto rin ng mga santo na nasa labas. Hindi kayo makakalis dito ng buhay! Tulad ng mga Diyos niyo, papugutan ko rin kayo ng ulo! Pinantaan kami ni Satanas na ribulto. At kinuha ko ang salamin at pinaharap ko sa kanya. Pero sadyang napakabilis niya at tumalon ito sa bubong ng kubo. Alam kong bawat kilos niyo, mga puting tupa. Nasa nang inyong tagapagbantay na matanda? Iniwan kayo at pinahamak dito. Mamamatay kayo. Sabi ng ribulto ng Satanas pero hindi na siya ribulto kasi yung balat niya parang sa ahas magaspang. Naglalaway yung bibig niya at matatalim ang pangil. Tumalo na ito ulit paibaba sa gilid ng kubo at lumapag. Patakbo itong papunta sa amin at ang bawat akbang niya ay parang umaalulong ng lupa. Ibinigay ko kay Buddy ang salamin at tinanggal ko sa ulo ko ang green na panyo. Ipinulupot ko sa aking kamay. Buddy, kahit anong mangyari, pag sinabi kong itapat mo ang salamin, itapat mo. Yung makita niya ang sarili niya, ha? Pagpapaalala ko kay Buddy at inintay kong makalapit ang Satanas sa harap ko. Nagdasal ako ng Latin. At bago siya nakalapit, ay nakahanda na pala si Buddy. May abo at asin pala ito sa kamay. At isinabo niya ito sa Satanas. At tinamaan ang mukha nito. Umuusok at iniindan niya yung sakit. At nilapitan ko siya at sinunto ko ng kamay kong may green na panyo. Napatumbang Satanas sa lupa. Isinakal ko sa kanya ang panyo ko. Buddy! Itapat mo na sa kanya! Sigaw ko kay Buddy. Baka kasi makawala pa ito. At mahirapan na naman kami. Itinapat ni Buddy yung salamin at nakita ni Satanas yung reflection niya. Para bang nag-teleport siya at nasa loob na siya ng salamin. Kaya itinawb ito ni Buddy sa lupa at kumuha ng bato. At binasag niya ito. Pagkabasag nun ay kumidlat at kumulog. Yung kidlat na tumatama sa paligid lang. Nakakasilaw at nakakatakot at biglang lumindol na napakalakas. Bumukas yung lupa at nilamon yung mga kulto na nakaandusay sa lupa. Yung mga basag na salamin na ay umaapoy. Nakakapanindig balaibaw ang mga nakikita namin ni Buddy. Nagsindi ako ng Yossi at sinindihan ko rin yung kubo ng mga kulto. Sinunog ko ito bago kami umalis. Siguro naman magiging abo na lang ang mga kubo na yun. Yung lupa na kinain ng mga kulto, sumarado, pero yung kalangitan ay nananatiling madilim. Nilinis namin ang lugar na yon. At habang papauwi kami, ay kunento ni Buddy sa akin ang nakita niya sa akin kanina. Nakakatakot ka bayaw? Habang sinasakal at sinasaktan tayo, kamuntik na akong malagutan ng hininga. Ngunit bigla kang umiilaw at napakaliwanag. At tinubuan ka ng pakpak na puti. Yung balat mo naging mabalahibong puti. Tulad ng tupa, nakakatakot ka.
Pinatumba mo lahat ng iisang suntok lang lahat ng satanismong yun. Pero Bayaw, ayokong maging tulad sa'yo. Hindi ka na tao nun eh. Kwento ni Buddy sa akin. Inuulit mo talaga yung hindi ako tao, Buddy. Nananadya ka ata eh. Sabay bigwas ko kay Buddy. Pero natawa lang siya. Habang papauwi kami, naabutan kami ng gabi, kaya madilim na ng dinaanan namin. At naging okay ng cellphone ko at ginamit namin ang flashlight nito. Hinarang na naman kami ng kabaong. At natakot kami kasi may bumangon mula dito. Bayaw, ano naman yan? Tanong ni Buddy sa akin. Hindi ko alam, Buddy. Kung ano man yan, handa mo yung asin na tabo. Meron pa ba tayo dyan? Sabi ko kay Buddy. Pero bigla itong naglaho at nagpatuloy na kami sa paglalakad pa uwi. Nung malapit na kami sa bahay, napansin namin ang sasakyan ng pulis na nasa labas ng bahay. Kaya tinakbo namin para alamin ang nangyari. Nagulat ang lahat sa pagkakakita sa amin. Lumapit sa partner at niyakap ako. How's it naman? Ano bang nangyari dito at bakit may pulis? Teka Carla, bakit ikaw hindi kayo mayakap sa akin? Sabi ni Buddy. Dalawang araw kayo nawawala, kaya nireport kayo dun sa opisina ng pamilya nyo. Saan ba kayo galing at maraming nag-aalala sa inyo? Sabi ng pulis sa amin. Dalawang araw? Sigurado kayong dalawang araw? Hindi namin alam kung saan kami napunta. Wala kaming alam sa lugar na napunta namin. Sagot ko sa pulis. Pagkaalis ng mga pulis, napuno kami ng mga tanong nila kung saan ba talaga kami napunta. Wala kaming masagot ni Buddy na natili itong lihim sa pamilya namin. Dahil dun, naisip ko na nakapunta kami sa ibang dimensyon. Yung isang araw na lakad namin ay katumbas ng dalawang araw dito sa ating mundo. At kaya siguro hindi na nag-on yung cellphone ko. Tawag daw sila ng tawag sa mga number namin pero out of coverage era daw. At naiintindihan ko na kung bakit kami tinatawag na puting tupa. Kasi yung matandang ermitanyo, ang aming pastol na tagapagbantay. Mayaminin ako sa inyo, yung matandang ermitanyo ay isang anghel. Kung naaalala nyo yung sinabi niya sa amin dati, na siya ay kami at kami ay siya. Kaya yung nakita ni Buddy, hindi ako yun. Sumanib lang sa katawan ko ang isang anghel. Nahirap paniwalaan pero ito ay aming naranasan. Alam ko rin na hindi lang kami ang mga puting tupa dito sa mundo. Andyan lang sila. Baka kakilala nyo pa nga yung iba eh. Tahimik at parang natural lang. At dito nagtatapos ang kulto at mga multo. Hanggang sa muli kong pagbabalik sa mga bago kong karanasan na hindi pangkaraniwan. Maraming salamat sa inyong suporta at paniniwala. Ako po ay nagagalak na ibahagi ito sa inyo para ipaalam na totoo ang mga kababalagan. Totoong may Diyos at totoo si kamatayan. Totoo ang demonyo, totoo si Satanas at totoo ang mga anghel. At ako ang kwento ko ay walang halong kalokohan. Ito ay purong totoo. Salamat, God bless sa inyong lahat. Ang Diyos ay sumasa inyo. Silent Rasta. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka rin makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page, yung link nasa description, kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month, napakalaking tulong na po.